morning, everyone. Parang mahina, parang hindi buhay ang morning natin. Good morning po. Ayan, sige nga po, pwede po ba nating palakpakan muli ang ating Panginoon? Amen. So once again, I would like to remind you that next week po, our worship service won't be here sa Manila Ballroom A, but it will be at Marriott Grand Ballroom. Sino po nakapunta na doon sa Marriott Grand Ballroom? So yan po, may mga nakapunta na. So alam ko pong mas maganda po yung design po doon sa Marriott Grand Ballroom. Kaya po sa mga hindi pa po nakakapunta, let's be excited next week to see our worship service there at Marriott Grand Ballroom. So ang daanan po niyan, pwede rin po kayong dumaan dito at sa likod po may daanan papunta sa Marriott Grand Ballroom. Or sa may mga kotse po, you could go straight already there. So katabing-katabi lang po natin yan. Ito po yung Marriott, yung tapat po. Yun na po ang Marriott Grand Ballroom at doon po tayo makikita-kita next week. Amen po ba doon? Amen. So today, I'm very much excited to preach to you God's Word. And today, are you excited to hear God's Word? Amen and amen. So yesterday din po, alam niyo po may basketball game yesterday. At sino po nanood ng Ateneo versus LaSalle game? So meron bang Ateneo, Atenista dito or LaSallista? So sa mga LaSalle fans, just like me, congratulations po sa mga LaSalle fans kasi panalo po ang LaSalle by just 1 point. So Wednesday po ang next game, so finals game na, do or die for Ateneo game. Alright? At ngayon po, ba't ko po sinabi yan? Kasi po, sa may itatanong po sana ako sa inyo, sa inyo po bang lives, dumating na po ba kayo sa point that you thought you gave your best already? You're doing enough already in life. Na-feel nyo na ba yun? Parang nabigay ko yun ang best ko. Kung anong ginagawa ko ngayon, it's already enough. So siguro, for the Ateneo basketball team, they thought their practice is enough, their performance is enough, but yesterday, sa performance po nila sa Ateneo versus LaSalle, it wasn't enough pala. So tignan natin kung babawi sila on Wednesday sa next finals game. But personally, I also encountered this feeling. I thought what I was giving, my effort, what I'm doing is already enough when I started in college. Sino po ba mga college students dito? Ayan, may mga college students, marami tayong youth dito, may mga graduates na tayo dito and working. But you know what, when I was in college, I was taking up industrial engineering. At isa po sa aking subjects during my first year, first term, was algebra and trigonometry. Sinong favorite yun? Yung algebra tsaka trigonometry. Wala, parang ayaw na ayaw yung algebra, basta makarinig ng math, di ba? Ayaw-ayaw ko niyan. Kaya alam po, hindi ko po alam na yun pala yung una kong papasukin. So ako po, tinatry ko po mag-aral, just like how my classmate studies. So sila po ay nag-aaral minsan, minsan po hindi. Pero usually, ang ginagawa po kasi namin ay kami po ay nagka-counter-strike. Sino nagka-counter-strike dito? Kami dati po ay, ako po ay nagdodota noong mga panahon po na yon. So, sumasabay lang po ako sa kanila. Kasi feeling ko magkaka-level kami, alam na namin yung lesson. Sige, baka hindi mo rin naiintindihan. Ako hindi ko rin naiintindihan. So, bahala na sa exams. Kaya lang po, during the exams, so akala ko po I'm already prepared kasi sinasabayan ko lang po yung mga kaklase ko. What happens every after exam, sila po pumapasa. Ang tataas po ng grade nila, 70, 80. Pagdating po sa akin pambihira, 50 over 100. Nakakalungkot po, di ba? Kasi I thought I was giving my best, I was giving enough, kasi parehas lang naman tayo ng ginagawa. Nagko-computer games tayo, aral tayo kaunti. Pagdating sa exam, ba't ako lang yung bagsak? So little did I know, yung mga college friends ko pala, nung high school, napag-aralan na nila yon, na-perfect na nila yon, Chinese school sila, magagaling sila sa math. Kaya pala, easy, sisiw na sa kanila yon. Very easy ang kanilang math. So pasado sila kahit di mag-aral. Kaya lang ako, hindi ko po siya na-perfect nung high school. Kaya pagpasok ko ng college, hirap na hirap ako. So I thought what I was doing was enough. So siguro po kayo rin po ay dumaan doon. At maybe in our lives today, in our Christianity today, in our Christian lives today, maybe as Christians, we think already what we're doing is enough. Pero tignan po natin, ano po ba ang dapat natin palang ginagawa or ano palang ginagawa in the old times, in the early times? In Acts chapter 2, verse 44 to 47, it says here, "Now all who believed were together and had all things in common and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need." Wow, mabait ng mga tao na to.
So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Wow. So yan po pala ang ginawa ng panon in their time. The Lord was the one adding people in their church, in their service, in their community. Gusto po ba natin yan na dumami tayo dito sa church? Amen. So is this our desire, itong born again Pilipinas to really happen in our lifetime? Amen po ba dun? Parang walang may gusto. Gusto po ba natin yan? Maraming mo-born again? Amen, diba? So hindi lang po yung mag-church in, not just to bring him in this church, in this wonderful hotel. Not that, hindi lang po yun. But for them to be saved. For them to receive Jesus Christ, to receive the love of the Lord, the what we are feeling right now, the joy, the hope. Masaya po ba kayo sa presence ni Lord? Amen. At yung pong inararamdaman po natin, we want to share that to the people because that's the way for them to be saved. Gusto natin mas marami pong maligtas po sa panahon po natin ngayon. So, paano po ba ito gagawin? Paano po ba ginawa ito ng mga apostles? Paano po ba ito ginawa ng mga disciples? So sabi doon, they sold their possessions and goods. So kung ano po ang meron sila, binenta po nila yon. Kung ano man meron sila, ipinantulong po nila yon. So kung may business po sila at the time, binigay po nila lahat. Hindi po sila nagtira para sa kanila sila. Just give it away. Kasi gusto nilang magligtas ng tao. So they were selfless. Yan po ang kanilang attitude. They were selfless at hindi lang po yun. Ano pa po pala ang ginawa nila? They were breaking bread from house to house. So katulad po ng in-announce po ni John Ray, every after 2 p.m. po ng service natin, meron tayong house-to-house evangelism. Yan po kasi ang ginawa nila, nag-evangelize po sila para po may marami pang makakilala sa Panginoon. And finally, they were praising God and having favor with all the people. They were having fellowship. Hindi lang po yung maligtas sila, tas bahala ka na. Pero pag naligtas po ang mga tao, they took care of them. They visited them. They had fellowship with them. So this was what the disciples were doing. They were selfless. They were evangelizing. And they were having fellowship with the people. So pag inad-add po natin yan, ano pong ibig sabihin yan? The disciples, the apostles, went all the way. Yan po ang kanilang ginawa. So pakitanong nga ang iyong katabi, all the way ka na ba? So baka hindi pa niya alam ang sagot. So ipag-pray muna natin yan. Sige po, tayo po ay yumuko at pikit natin ang ating mata. And let us just pray. Hallelujah, Lord. Lord God, we just invite your presence to be in this place. Lord God, these are not my words, but these are your words. And Lord God, in your words, Lord God, there is power. Lord God, in your words, Lord God, there is change in our lives, Lord God. And we just ask you, Lord God, to move. Lord God, let me just forget about myself, Lord God, and you alone, Jesus Christ, be lifted on high, Lord God, in my life and in this church, Lord God. Touch lives today. Lord God, we ask for your anointing. We ask for your wisdom. We ask for your favor, Lord God. And here we are, very much excited to hear your word because we know, Lord God, you're going to meet us in this place. We claim the victory and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa sinasabi po ng disciples, sa sinasabi po ng Bible that we go all the way, syempre, it's not an easy task. Diba? Hindi ganun kadali na ibenta mo yung mga possessions mo to be selfless. Hindi rin ganun kadali mag-evangelize house to house. Pero natin sabihin, ako kay pastor na yan. Trabaho naman niya yan. Siya na yung gumawa niyan. Diba? Or hindi rin madali na mag-fellowship. Kasi siguro hindi tayo madaldal, hindi tayo maboka, wala tayong maisip na sasabihin. So hindi pala ganun kadali yun. So ngayon po, ang matututunan po natin today is how did the disciples go all the way? Ano ba yun? Instant na lang ba yun? O ano ba? Ano ba ang secret ng disciples? Ano ba ang secret ng apostles on how to go all the way? So babalikan po natin in Acts chapter 1, verse 4. It says here, "And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which Jesus Christ said, 'You have heard from me.'" So matanong ko lang po kayo, meron po bang pangako ang Panginoon para sa iyong buhay? Parang walang pangako si Lord sa inyo. Ha? Sa akin lang ba may pangako si Lord? May pangako ba sa inyo si Lord? Amen. God has a promise for us. God has promised us that He will bless us. Kiniklaim niyo po ba yun?
Diba? God has a promise that He knows the plans for your life. Ang dami niyang promise for us that He will never leave you nor forsake you sa exam, sa family, sa business. Yan ang pangako ng Panginoon para sa atin. Kaya sabi niya po dito, huwag ka munang umalis ng Jerusalem. Huwag ka munang umalis sa city na ito. Huwag ka munang umalis sa Pilipinas. May nagbabalak bang umalis ng Pilipinas? Siguro bakasyon lang, okay lang, pero stay lang muna dito. Bakit? Kasi may promise si Lord. God has a promise for you, kaya stay ka daw muna, sabi ni Lord. Kasi po, yan po ang number one po para po tayo ay makapag-go all the way. Number one is to peg yourself to God's promise. Peg yourself. Mahirap i-explain, kaya ito na lang po. Lalagyan po natin ng picture. Ito po kasi ang itsura ng isang tent peg. Sino po ba dito ang madalas mag-mountaineering, madalas mag-camp? Diba po, sa tent, para po hindi po liparin yung tent, ipepeg mo siya to the ground. At ito po yung bakal na ginagamit, itatali mo dyan yung tent mo para po, para hindi lumipad. So ito pong bakal na ito, you will peg it to the ground. Ilagay mo dyan sa ground para hindi liparin ang iyong bahay, para hindi liparin ang iyong tulugan for the night sa iyong camping. At minsan po, sa ating pagta-tent peg, meron po mga mas high class na po, mas heavy duty, mas long term, may mahahaba talagang tent peg. At ito po ay para po mas maintindihan po natin, ganito po ang itsura niyan. So let's play this video please. So yun po ang heavy duty na pag-tent peg. So yan po ay pang long term. So nakita nyo po, sobrang haba ng tent peg. At anong pong ginamit nila? Isang machine na para talagang ibaon sa lupa yung tent peg na yun. At minsan po, maiisip po natin, yan po yung ating buhay. Yung tent peg po na yan. At ang ating buhay ba, willing natin ibaon sa pangako ng Panginoon? Amen. Ibabaon natin sa lupa, ibabaon natin sa promise ng Panginoon na wala nang bunutan. Amen. Wala nang bunutan, wala nang higitan sa pangako ng Panginoon. Whatever happens, bumagyo, umaraw, lumindol, magka-tsunami, wala tayong pakialam dahil nakabaon tayo sa pangako ng Panginoon. Amen po ba dyan? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Pag tayo kasi nakabaon, pambihira, may gagawin pala, may pangako pala ang Panginoon para sa atin. Why? Kasi minsan po, hesitant tayo ibaon yung buhay natin sa Panginoon. Minsan po, hesitant tayo ibaon yung ating buhay sa pangako ng Panginoon, pero willing tayo ibaon ang buhay natin for the wrong job. Nakita ko po ito sa Facebook. Minsan po, ganito po ang itsura natin. Diba? Sabi dun sa maliit na quote, life is too short for the wrong job. So ito po ay laruan. Nakapaglaro na po ba kayo niyan sa mall, 'di ba? Yung tao pala, mano-mano niya palang ginagawa 'yon. 'Di ba? So manual. So yung tao na 'yon, siya po pala yung nagpepedal para umandar 'yan. So minsan po ini-illustrate lang nila. Minsan, 'yan na yung trabaho natin. For the longest time, pinegd na natin ang buhay natin. Habang buhay, yan ang aking trabaho. Or minsan sa arcade, di ba? Siguro ganyan po itsura natin. Siya yung nag-iilaw, siya na yung nagbibigay ng sounds, di ba? So pag ganyan ang buhay natin, wow, life is too short for the wrong job. Or finally, mga mahilig sa ice cream, so may tao pala sa loob. Diba? Siya po pala yung mano-mano pala niyang nilalagay yun. So ano lang po yan, illustration lang po yan. Pero may mga ganyan po tayo minsan trabaho. 4 years, 5 years, 10 years na po tayo sa trabaho na to. Kumapit po tayo dito, pinag na po natin yung ating sarili dito. Pero hindi natin namamalayan. Ako, paulit-ulit lang pala yung ating ginagawa. Wala na nangyayari sa ating buhay. So kung tayo, willing po natin ipeg yung sarili natin kung saan-saan, eh bambihira, mas willing dapat tayo ipeg ang sarili natin sa Panginoong buhay. Amen po ba dun? Amen. Sige po, let's clap our hands for our God. At yan na po, naniwala po yung mga tao na nakapaligid kay Jesus. At ang sabi po ng mga tao, in verse 6 to 7, it says, therefore, when they had come together, they asked Jesus Christ, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? So tinatanong nila, oh, Panginoon, sige, okay sa amin yan. Pero, Lord, ngayon mo na ba gagawin yan?
Yung pangako mo ba? Ngayon na ba dadating? Will your promise be fulfilled today? Will everything come to pass today? Everything, bukas na ba yun? Next week? Lord, para makapag-ready ako. Para sige, ipepeg ko na yung buhay ko sa promise mo. Pero ano sabi ni Jesus Christ? And Jesus Christ said to them, "It is not for you to know the times or seasons which the Father has put in His own authority." So sabi ni Jesus, nako, huwag mo nang problemahin ng time. Huwag mo nang problemahin ng seasons. Maguguluhan ka lang, masistress ka lang. Why? Because sometimes, yung time, it's the one that pulls us out. It's the time na parang masyadong matagal or masyadong mabilis. Yun po yung nagtatanggal sa atin sa pagkabaon natin sa Panginoon. Katulad ko po, sino po ba yung mga nag-gym dito? Meron po bang mga nag-gym? So si Tim lang sa likod. So ako po ngayon kasi akong hilig ko po ngayon ay CrossFit. So ito po yung ginagawa po namin. Ang tawag po namin dyan ay E-Mom. So ang E-Mom po ay every minute on the minute. So every minute, for 10 minutes, gagawin po namin yan. 10 push-ups in the first minute. In the second minute, 10 sit-ups naman. In the next minute, 10 squats naman. So ulit-ulit yan hanggang makaabot ng 10 minutes. Kaya po ganito po yung katawan ko eh. Di ba? Ganda po ba? Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo para hindi tayo masyadong serious. Pero yun po ang ginagawa namin. 10 minutes po namin gagawin yan, tuloy-tuloy. Pero sa akin po, hindi po ako katulad nung kalakasan ng mga ibang tao na kasama ko sa gym, sa CrossFit. So minsan po, hindi ko na po siya natatapos. Kasi pagod na po ako. At sinasabi ko, nako, 2 minutes na lang. Hindi ko na ito matatapos. Ayoko na, upo na lang ako. Hindi na ako aabot. Hindi ko na matatapos yung repetitions na yan. Give up na ako. Kaya pala, laging ang nangyayari sa akin, may billboard kasi doon, may whiteboard, sinusulat nila doon yung score. At ang laging score ko ay ito, DNF. Ano kaya yung DNF? Sino nakakula? DNF. Ang score ko pala ay did not finish. Yan po pala yun. So, lagi, ba't ganun? Ba't puro DNF yung score ko? Kaya pala, kasi hindi ko talaga tinatapos. Di ba? Yan po ang nangyayari kasi mahaba pa yung oras, relax lang ako, hindi ko minamadali. Or kulang na yung oras, di ba? Minsan ganun tayo sa school, sa office, or sa family. Kulang na yung oras, wag na, bukas na lang yan. Di ba? So, did not finish. And minsan time, when we think of time, time, yun po ang naghahatak sa atin na umalis na sa pangako ng Panginoon. At alam niyo po, ang Panginoon ay may pangako sa inyo dito para sa Pilipinas. Amen po ba doon? Amen. At panghawakan po natin yun. Stay po tayo dito kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Kasi may pangako ang Panginoon. It's not just about finishing, but just going. Sige lang, tuloy lang sa buhay. Bakit? Kasi may pangako ang Panginoon. In verse 8, it says, "But you shall receive power. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth." Yan ang pangako ng Panginoon. God will give you the power. Pinangako ng Panginoon yan. Gusto niyo po ba yan? Amen. The power to make things happen in your life. Bakit? Kasi yung sabi ng Panginoon, hindi naman ikaw ang tatapos niyan. I will be the one to finish Born Again Pilipinas in your lifetime. Amen po ba dun? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord dyan. Hallelujah. At sabi po ng Panginoon, gusto mo ba itong ma-witness? Gusto mo ba itong makita? Yes, in Jerusalem, in our city, mangyayari ito. Outside our city, sa buong Manila, mangyayari ito. Sa buong NCR, mangyayari ito. Sa buong Pilipinas, mangyayari ito. To the ends of the earth. Do you want to be witnesses? Gusto niyo po ba itong makita? Amen. Gusto niyo pong makita, gusto natin ma-experience, pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi mo lang ma-experience yan, kasama ka dito. You're gonna take part sa pinapagawa ng Panginoon para sa ating buhay. Amen po ba dun? Amen. Just peg yourself to God's promise. Amen. At pag pineg po natin yung self natin, so ano na? Talaga bang may mangyayari? Saan na ba papunta ang aking buhay? So how do we go all the way? Second, we must receive the power of the Holy Spirit. Do you believe in the power of the Holy Spirit? Amen. God is moving, the Holy Spirit is moving. So in Acts chapter 2, verse 1 to 2, kaya pala may nangyayari kasi nireceive nila yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa kanilang buhay. And it says here, "When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place." So para palang ganito, everybody was in one place, everybody was in one house, everybody is in one church, at
They're expecting something great will happen. Kaya po, let us not miss a Sunday. Bakit po? Hindi po natin alam, baka ngayon dumating ang Panginoon. Hindi po natin alam, baka ang Holy Spirit ang kapangyarihan ng Panginoon ay ngayon dumapo or next Sunday or the next next Sunday. Kaya po pakisabi mo sa iyong katabi, huwag kang a-absent. Diba? So na-guilty po ba yung katabi mo? Or sabi mo na lang, huwag kang malilate para medyo mas light. Diba? So agahan po natin next week, so 9:30, medyo malayo-layo po yun, ceremonial hall sa Marriott Grand Ballroom. Huwag tayong a-absent, huwag tayong malilate. Amen po ba doon? Yan, tumahimik na po, no? So, yan po ang nangyari. Everybody was in one place, just like us here. And what happened? And suddenly, ito po yung nangyari. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled the whole house where they were sitting. Pambihira. A great power came to where they are. And a great power also could come to where you are sitting today. Kasama natin ang Panginoon. When you just peg yourself, talaga palang imitay ng Panginoon. So sabi dyan, it was like a mighty wind. So kung i-imaginein po natin, parang isang bagyo, just like a typhoon, narinig po natin sa labas, di ba yung tunog ng typhoon? But sa kanila po, it was happening inside their home. Like a rushing mighty wind. Kumilos po sa ating kalagitnaan, sa kanilang kalagitnaan, and it was only happening inside their house. Hindi po nila naririnig yun sa labas, yung mga tao sa labas, hindi po yung naririnig. It was very personal. It was personally happening in their lives and they were having a personal encounter with the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So nangyari po yan in the disciples' time, but you know what? It also happened in our time. Naalala ko po yung isa po nating church sa Norte, ang COG Babarit. Ayan po ang itsura ng ating simbahan doon. So, matagal na po tayo sa Pilipinas. Actually, nakalimutan ko lang. Pero, ang church po na ito, ang nangyari po dito, ang ikukwento po sa inyo ay last 1949. There was a time po in this church na it was their prayer and fasting. They were having their ordinary worship service. Pupuri po sila sa Panginoon. And then one evening, it happened na yung captain po nung town na yun, nakita po niya from afar, nasusunog po yung church. Nasusunog yung simbahan. So tinawag niya po yung mga tao, tulungan natin, puntahan natin yung simbahan na yun, buhusan natin ng tubig. And you know what? Guess what? When everyone, nung captain, pumunta po sila sa church, pagdating po nila, walang sunog. Dala-dala na po nila yung tubig, dala-dala na po nila yung pambuhusan nila sa simbahan, pero hindi po pala sunog. Literal na sunog. Ang inabutan po nila ay mga tao, mga church workers, mga church members na nagpupuri sa Panginoong buhay. Yan po ang ginagawa nila at the peak of their praise and worship, at the peak of their prayer and fasting, pinapapurihan nila ang kanilang Panginoong Diyos na buhay. Ang Panginoon Diyos ay kumilos, the Holy Spirit move in the church at nagmukha po siyang lumiliyab. Nagmukha po siyang umaapoy. At alam niyo po, nung pagpunta ng mga kapitan doon, ng mga bumbero doon, pambihira, they were all in awe. They were all amazed kasi pambihira sa kanilang pagpupuri, sa kanilang pagsamba sa buhay na Diyos, nag-aapoy ang kanilang simbahan. Amazing. It's really amazing. And it happened. Hindi po joke yan. May mga taga-Norte po dito ngayon. At alam po nila yung storya na yan. It's our Church of God in North Luzon region. And from that day forward, yung mga simbahan po natin doon grew. So, sa mas maraming tao, kasi po kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. And that happened to their church, but it also happened to the disciples. In verse 3 it says, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. So yung apoy na nangyari sa church, last 1949, nangyari din pala sa kanila. Ito po yung kanilang itsura. There was fire on top of their heads. And it was the Holy Spirit moving in their lives. The fire of the Holy Spirit is real. And this is who we are. We are a Pentecostal church. Amen po ba dun? And we believe in the power of the Holy Spirit.
We believe in these things. We believe in the supernatural. We believe that nothing is impossible for our God. We believe in His fire, that He could change your life and heal you. Not even cancer has power over our God. Amen? Not even cancer. Because the power of the Holy Ghost is real in our lives. Kaya po, ano pong nangyari? Ano pong naging evidence doon in verse 4 it says, and they were all filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit was moving in the church. The Holy Spirit was moving in their lives, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kaya po tayo nagsispeak in tongues today. Kaya po tayo nagsispeak in tongues in our church. Why? Because we believe in its power. Siguro po ngayon, hindi po natin alam ang power ng speaking in tongues. But when years back, nung ang daddy ko po ay nagpa-pastor sa CUG Dasma, nakwento niya po minsan, yung isa po naming church member, nagkaroon ng head-on collision. Psh! So yung mag-asawa, tumalsik po sa windshield ng kotse. Bag! Tumbling-tumbling, pagbagsak. Wow! Wasak ang mukha. So as if flat na flat ang kanyang itsura. So tinakbo po sa hospital, to the point of death, mamamatay na. So binisita po siya ng daddy ko. Emergency, nagmamadali po siya. At pagdating niya po doon, pambihira, hindi na mamukuan. Si Ate Helen po yun. Pagpunta po kayo sa Dasma. Hindi na mamukuan, flat na flat ang kanyang mukha. At pagdating ni daddy, binisita niya, sabi ni Ate Helen, Pastor, sino po yung mga nasa katabi mo? Ang iitim, ang bababaho. Kaya tingin naman yung daddy ko, takot siya, atras siya eh. Diba? Kasi tinuturo, may itim daw na sumusundo sa kanya. So, totoo pala yun. Diba? At your point of death, may makikita ka. So, nilapitan niya po si Ate Helen, si daddy, at pinag-pray niya. Lord, pagalingin niya po ito. Kahit natatakot na siya kasi may itim sa tabi niya daw eh. Diba? Lord. Tapos, inurge po siya ng Holy Spirit to speak in tongues. Ayun, sabi ng Holy Spirit, speak in tongues. Eh, yung daddy ko po, medyo mahiyain yung pamilya namin eh. Medyo shy type po kami. Sabi niya, Lord, daming tao. Kasi nasa ward po sila eh. So, dami-daming tao. So, pag nag-speak in tongues po siya, nahihiya po siya. So, binulong lang niya. Nag-speak in tongues siya, kurarapas sa kandarasi sa tabi nung binubulong lang niya dun sa kay Ate Helen. Tapos, to his amazement, sabi ni Ate Helen, Pastor, ano yung sinasabi mo? Pastor, ano yung sinasabi mo? Kasi sabi niya, bakit? Kasi nagliliwanag ka. Tapos meron kang katabi na anghel. Sabi mo, puti, dalawang puti. At yung mga maitim, tumatakbo. Lumalayo yung mga demonyo. Kaya, siyempre, nagkaroon ng lakas ng loob yung daddy ko. Nilaksan niya na ngayon. Speaking in tongues. Hanggang sa lumayo na po yung mga demonyo. Lumayo na po yung mga maiitim na sumusundo kay Ate Helen. And what am I trying to tell you? That's the power of the Holy Spirit. That's the power of the Holy Ghost. That's the power of speaking in tongues. These tongues are heavenly tongues. And the devils, the demons, don't understand these tongues. And they fear it. Because the power of the Holy Ghost is moving through us when we practice it. So if you could speak in tongues, do it. Because there's power in it. Cancer may be healed through these tongues when you speak it. Demons flee, demons go away. Because we have power. Kaya po, these tongues are not to be feared. It is a gift. If you want it, you could ask for it. Or you could just wait for it. It may be given to you. There's power in it. So yan po ang kapangyarihan ng Holy Ghost. Yan po ang kapangyarihan ng Holy Spirit. And the disciples, the apostles were encouraged. Sige Lord, gusto namin yung power na yan. Holy Spirit, rain down, Lord, in my life, in this church, Lord. So paano daw? Nag-preach si Peter. In Acts 2 verse 38 it says, then Peter said to them, repent. Sabi, repent. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So ako personally, repent, Lord. Ano bang ginawa ko, Lord? Ano bang mali ko? What is my sin, Lord? What should I be repentful right now?
maayos akong Christian, lagi ako nasa church, hindi ako ma-absent, nag-altar call ako, Lord, dito ako, Lord, nag-preach ako, Lord, ano pa bang kulang ko? I've done enough. Pero sabi ni Lord, hindi pa, kulang pa. Kasi number three, sabi ni Lord, finish the Great Commission. Finish. Finish it. I have a mission for your life. You're not there at work just for nothing. You're not there at school just for nothing. You're not there in your family just for nothing. God has a mission for you. God has a mission for me. That's why we are here at Marriott Manila. At sabi ni Lord in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, it says here, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is our task. Kaya pala, nasasaktan si Lord. We crucify Him every day. Kasi, hindi pala natin ginagawa yung Kanyang pinapagawa. Nasasaktan si Lord. Ito pala yung dapat natin gawin eh. Kaya lang sabi doon, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Gusto po ba natin yun? Nakasama natin ang Panginoon. Kasama natin yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Kaya po sabi niya, go and make disciples and to the end of your age, sasamahan kita. Ngayon, 25 ka? 25 ako ngayon? Hanggang 50 years old, sasamahan ka ng Panginoon. Kasi kung may kinakatakot tayo ngayon, ayokong mawala, Lord. Ayokong bumagsak. Ayokong mag-commit ng adultery. Ayokong mag-commit ng murder, Lord. Paano mangyari yun? Kailangan samahan tayo ng Panginoon. Marami na tayong nakitang Christians, leaders, preachers na sa kanilang katandaan, 60s, 65, dun pa bumagsak, pambihira, nakakalungkot. Pero para pala tayo hindi bumagsak, kailangan samahan tayo ng Panginoon till the end of your age, of my age, of the age. Kung mamamatay tayo ng 79, 90, gusto natin, till that very moment, till that very last heartbeat, kasama natin ang Panginoon. Amen. So yan ang pangako niya. Kaya po, bakit? Ba't nasasaktan si Lord? Ba't siya nalulungkot? Kasi, in Acts 2, balikan po natin, in Acts 2, verse 39, it says, for the promise is to you. This promise is to you, hindi lang sa'yo, and to your children, and to all who are afar off, kung sino man di mo na maabot, as many as the Lord our God will call. Yung pangako, nasasamahan ka, personally, para sa'yo yun, sabi ng Panginoon. Hindi lang sa'yo, pat sama mo na yung pamilya mo. Sama mo na yung syudad mo. Sama mo na yung office mo. Sama mo na yung bansa natin. Kaya nasasaktan pala si Lord kasi pinangakuan kita eh. Gusto kitang samahan eh. Kaya lang, hindi natin ginagawa. Sama ako dyan. Hindi natin ginagawa ang pagtatapos ng Great Commission. Ang pinapagawa niya talaga para sa ating buhay. Kaya po, nanghihinayang si Jesus. Nanghihinayang siya. Bakit? Because in verse 41 it says, then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Wow. Amazing po, di ba? Amazing. 3,000 souls in just one day. Naligtas at nakakilala sa Panginoon. Amazing. At yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Pwedeng ikaw yan. God could use your life today to save a multitude. To save one more life. Just one more life. Maybe your loved one. God could use your life to save a city. A city who's going down. A city who's doing so many wrong things. And God could use your life to save the Philippines if we will just go all the way for the Lord. At paano po ba yun? Sabi lang, just peg yourself to God's promise.
God has a promise for you. Panghawakan natin yun, yakapin natin yun, mahirap, malamig, di na natin alam kung ano nangyayari, pero panghawakan lang natin yung promise ng Panginoon. Bakit? Kasi yung kanyang kapangyarihan ay dadapo sa ating buhay. The Holy Spirit will move in you in power, and we are gonna be able to finish our commitment. We're gonna be able to finish the Great Commission. Para makapag all the way tayo, tulad ng mga disciples. Ano pong ginawa nila? Ito pong ginawa nila. They were selfless. They kept on evangelizing. They kept on fellowshipping with the Lord. They went all the way. At ano po ba yun para sa atin ngayon? Simpleng-simple lang pinapagawa ng Panginoon. Nire-remind tayo. It's our each one bring one commitment. Sabi ng Panginoon, isa lang kapatid. Isa lang sis. Isa lang bro. Dali natin next Sunday. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon ngayon. Yun lang muna. Simpleng-simple lang po. At gusto niya kasi pagpalain ang iyong buhay ngayon. Amen po ba doon? Sige po, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. That's God's message for us today, is for us to go all the way. All the way. And it's just very timely today. That's our first Sunday and we're gonna have our communion. At kung sinasabi po natin na pambihira, ito pala yung aking purpose. Ito pala yung aking buhay, magligtas ng kaluluwa. Naramdaman ko na yung presence ni Lord. Yung kapangyarihan niya, naramdaman ko na sa buhay ko. Ba't ganun? Hindi ko pala sinishare. Dapat ko pala ishare. Wow. Kung sa'yo nagsasabi nun, kasama po ako dun for the past year, hindi ko po ito nagagawa. Hindi po nakapag-evangelize. Pwede po tayong mag-repent ngayon. Pwede po tayo humingi ng tawad ngayon sa Panginoon. And as I call on the leaders of the church, pwede ka ngayon sa iyong kinauupuan ngayon. Pwede mo iyuko ang iyong ulo at ipikit ang iyong mata. At pwede mong kausapin si Lord ngayon. At sabihin mo, sabihin natin kung ano man ang gusto nating sabihin sa ating Panginoon. Kung may kailangan ka ihingi ng tawad, ito yung panahon para ihingi ng tawad. Para makakilos na ang Holy Spirit sa ating buhay. And as the worship team sings this song, just talk to your God today. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, come. Thank you.
Part of the communion. This is a symbolism of repentance to God. As we are here right now, as you took off the elements, you're saying, you're sorry. I'm sorry. Because the very great commission is the reason why Jesus died. Why? Because He wants to give life. And it has, He has given life to your life. Minsan, nasasayang natin ang Kanyang kapangyarihan if we just remain at our level. But right now, God is bringing us, God is bringing this church to a new level. We are making history here, and you're part of the history. And it starts right now. As we say sorry to God for just doing enough. Pero hindi pa pala. May pinapagawa pa pala ng ating Panginoon. Hallelujah. And it says in God's word, "For you received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'Take, eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.'" Let's all partake of the bread. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord God, thank you, Lord God, for dying on the cross for us, God. Lord God, thank you for moving, Lord God, and doing all those things, Lord God, just to save us, my God. And as we commit ourselves to you once again, we believe, Lord God, there is power in your resurrection. There is power, Lord God, in what you've done, Lord God, more than 2,000 years ago. And that very testimony is us, God. It's us, Lord. And here we are, Lord God, willing to be used by you. Hallelujah, Lord Jesus Christ. In the same manner, Jesus Christ took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Hallelujah, hallelujah. Let's all drink of this cup. Hallelujah, Lord Jesus. Right now, Lord God, we're proclaiming your death, Lord. We're sharing, Lord God, what you've done on the cross. Lord God, it's not average. Lord God, it's not normal. Lord God, it's extraordinary. It's supernatural, Lord Jesus Christ. And that's what we're receiving right now. Lord God, only through your blood, only through your power, Jesus Christ, we are saved, Lord God. Our sins are cleansed right now, Lord God. And in the preaching of Peter, Lord God, in Acts chapter 2, Lord, you said, Lord God, we just need to repent. And we're going to experience your power. We're going to experience your Holy Spirit. Lord God, we cry out today. We ask for your presence, Lord God, for we could not do this by might nor by power, Lord Jesus, but only by your Spirit. Lord God, these are not our words. This is not my words, Lord God. This is your words, God. And you're going to use each life today to save one more life. To save, Lord God, one more city. To save one more country, Lord God, in the name of Jesus Christ. And Holy Spirit, as we are repentful right now, as we are saying sorry for our sins,
Lord God, as we are saying sorry for our ill commitment, God. Lord Jesus, we invite you to move. Hallelujah, if you just raise up your hands to God today and receive it. Receive the power of the Holy Spirit. Hallelujah. If you want to speak in tongues, if you know how to speak in tongues today. For God's presence is in this place. Let the power flow. Let the power flow. If you want to speak in tongues, ask it today. For God's presence is in this place. Jesus, Jesus, use this church, God. Use these lives, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, 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 God. Jesus, Jesus, Lord God. Church, can you cry it a little louder for Jesus?
only with our voices we sing. Cry it a little louder, louder. Holy Spirit, rain down. Just could hear cries, Lord, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come. Change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down to Jesus. Rain, Holy Spirit, God.
you for your presence that's in this place. The praise of your holy presence that's in this place, God. Just give God the very best clap offering. How much church can you give Him the best clap offering that we can give Him? The best clap offering that we can give Him, because His presence is here. His presence is here in this place. It's Jesus. Hallelujah. Spirit move, God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. We believe, Lord God, that you are here in this place, God. We believe, Lord God, that you are moving in our lives. We believe, Lord God, that this church is not an accident. Its birth is not an accident. It's timely, Lord. You have a purpose for this church. You have a purpose for the people who are in this church. Hallelujah, Lord. And Lord God, we want to do what you have called us to do. To go and make disciples, God. Many are lost, Lord God, outside this room, Lord God. Many people, Lord God, need you, Lord God. And we are here inside, God, experiencing your presence, experiencing your love, experiencing your hope. Experiencing your joy, your peace. And Lord God, we just want to share this great experience to the people outside this church, God. But Lord God, we're not going to be accomplishing this mission alone. Holy Spirit, we ask you to dwell in our midst. Holy Spirit, move, Lord God, in our hearts, in our families, in our church, God. Move, Lord God. We ask you to move, God. For in your name, Jesus Christ, there is nothing impossible. In the name of Jesus Christ, people will be healed. In the name of Jesus Christ, hallelujah, we're going to experience freedom. In the name of Jesus Christ, there is power. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus Christ, we are saved. And people will be saved in the name of Jesus Christ. So Holy Spirit, continually dwell in their lives, in our lives, in each heart, in each life today. Just ask you to move. It's not over. We're just starting. You're just starting, Lord. It's just our first year. We're entering our second year, Lord. And Lord God, ayaw namin masayang to, Panginoon. We want to do more. We want to go all the way. All for the greater glory of our Father in heaven. Hallelujah. And right now, we just raise up our tithes and offering before we close the service. Hallelujah. Lord, your Holy Spirit is still moving in this place. And it's going to be evident tomorrow, in the next days to come, in the next Sundays to come. Your power, Lord God, will manifest in this place. Sige po, itaas po natin ating tithes and offering. Hallelujah, Lord. Lord God, thank you, Lord God, for we are in the position, Lord God, to give. Kami ang may kalakasan magbigay, Panginoon. May mga tao, Panginoon, na hindi makapagbigay, Panginoon. Kasi walang-wala sila, Panginoon. Pero kami na nandito, Panginoon. Thank you for this privilege that we are able to give. And as we have this privilege to give, ayaw namin, Lord God, na average lang. Ayaw namin, Lord God, sa tingin namin, enough lang, Panginoon. Lord God, pati sa pagbibigay, gusto namin mag all the way. Bakit, Panginoon?
Dahil ito ay para sa iyo. Dahil ito ay worship namin para sa iyo. At ayaw namin, may hadlang, Panginoon. Gusto namin all out, all the way. Dahil ikaw, Panginoon, naging all the way ka para sa amin. Hindi mo kami tinipid, hindi ka nagkulang. Binigay mo ang lahat mo. At ito, Panginoon, ang lahat din namin. Karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. And Lord God, thank you for this wonderful day once again. It's your word, not my word. It's your church, not our church. It's you, Lord God, who's gonna move. It's you, Lord God, who's gonna move, Lord God, sa mga baryo na nandito. Ikaw, Panginoon, ang kikilos sa mga hotel na nandito. Lord God, ikaw ang kikilos, Lord God, sa mga condominiums na nandito. Panginoon, ikaw ang kikilos sa Manila, Lord God, at gagawing itra-transform to into a born-again city. At kami, Panginoon, ay tao lamang. We are just instruments. And as instruments, Lord God, here we are. Use us. Play us. Use us, Lord God, to save a great multitude, all for the greater glory of our God. And Lord God, thank you for this wonderful day. Thank you for the lives who are here, the families who are here. And we claim the victory. We give you back all the glory and all the praise in the mighty name of the Father, of the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone. Go in peace and have a great Sunday and have a blessed day. Blessed be God. God bless everyone. Hallelujah.